Nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid. Ika-45 kabanata. Hindi na mapigilan ni Jose ang kanyang sarili, kaya pinalabas niya ang kanyang mga alipin. At nang sila na lamang ang naroon, nagpakilala siya sa kanyang mga kapatid. Umiyak ng malakas si Jose, kaya narinig ito ng mga Ehipsyo at ng sambahayan ng paraon. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako si Jose, totoo bang buhay pa ang ating ama?" Pero hindi nakasagot sa kanya ang mga kapatid niya dahil natulala sila. Kaya sinabi ni Jose, "Lumapit kayo sa akin." Nang lumapit na sila, sinabi niya, "Ako si Jose na kapatid ninyo, ang ipinagbili at dinala niyo rito sa Ehipto. Ngayon, huwag kayong mag-alala at huwag ninyong sisihin ang sarili niyo dahil ipinagbili niyo ako rito. Dahil ang Diyos ang siyang nagsugo sa akin dito para iligtas ang buhay ninyo. Ikalawang taon pa lang ito ng taggutom at may susunod pang 5 taon na walang ani. Pero sinugo ako rito ng Diyos para mailigtas kayo at mapanatili ang marami sa inyo rito sa mundo. Kaya hindi kayo ang nagpadala sa akin dito kundi ang Diyos. Ginawa niya akong tagapayo ng paraon, tagapamahala ng kanyang sambahayan at ng buong Ehipto. Ngayon, magmadali kayong bumalik sa aking ama at sabihin niyo sa kanya na ang anak niya ay ginawa ng Diyos na tagapamahala ng buong Ehipto. At sabihin ninyo sa kanya na pinapapunta ko siya rito sa akin sa lalong madaling panahon. Sabihin niyo rin sa kanya na maaari siyang tumira sa lupain ng Goshen kasama ang kanyang mga anak at mga apo, mga hayop at ang lahat ng ari-arian niya para malapit siya sa akin. Aalagaan ko siya rito sa Goshen dahil may darating pang 5 taon na taggutom. Ayaw kong magutom siya at ang kanyang sambahayan, pati ang kanyang mga hayop." Nagpatuloy si Jose sa pagsasalita, "Ngayon alam niyo na, maging ng kapatid kong si Benjamin na talagang ako si Jose ang nakikipag-usap sa inyo. Sabihin niyo sa aking ama ang tungkol sa karangalang nakamit ko rito sa Ehipto at ang lahat ng nakita ninyo tungkol sa akin. At dalhin niyo siya agad dito sa akin." Pagkatapos, niyakap ni Jose ang kanyang kapatid na si Benjamin. Umiiyak siya habang nakayakap kay Jose. Pagkatapos, pinaghahagkan ni Jose ang lahat ng kapatid niya at patuloy siyang umiiyak sa kanila. Pagkatapos noon ay nakipag-usap sa kanya ang mga kapatid niya. Nang makarating ang balita sa palasyo ng paraon na dumating ang mga kapatid ni Jose, natuwa ang paraon at ang kanyang mga opisyal. Sinabi ng paraon kay Jose, "Sabihin mo sa mga kapatid mo na kargahan nila ng pagkain ang mga hayop nila at bumalik sa lupain ng Kanaan. Pagkatapos dalhin nila rito ang kanilang ama at ang kani-kanilang pamilya. Dahil ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang lupain sa Ehipto at matitikman nila ang pinakamagandang ani nito. Sabihin mo rin sa kanila na magdala sila ng mga karwahe mula rito sa Ehipto para masakyan ng mga asawa at anak nila sa paglipat nila rito. At dalhin nila rito ang kanilang ama. Huwag na silang manghinayang sa mga ari-arian nilang maiiwan dahil ang magagandang bagay sa buong Ehipto ay magiging sa kanila." Ginawa ito ng mga anak ni Jacob. At ayon sa utos ng paraon, binigyan ni Jose ang mga kapatid niya ng mga karwahe at pinabauna ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Binigyan din niya ang bawat isa sa kanila ng damit, pero ang ibinigay niya kay Benjamin ay 5 damit at 300 pirasong pilak. Pinadalhan din niya ang kanyang ama ng 10 asnong may mga kargang pinakamagandang ani mula sa Ehipto at 10 babaeng asno na may mga kargang trigo, tinapay at mga baon ng kanyang ama sa paglalakbay. Nang pinaalis na niya ang kanyang mga kapatid, sinabi niyang huwag silang mag-aaway sa daan. Kaya umalis sila sa Ehipto at bumalik sa kanilang ama sa Kanaan. Pagdating nila roon, sinabi nila sa kanilang ama na buhay pa si Jose at siya pa nga ang tagapamahala ng buong Ehipto. Natulala si Jacob. Hindi siya makapaniwala. Pero nang sinabi nila sa kanya ang lahat ng sinabi ni Jose sa kanila at nang makita niya ang mga karwahe na ipinadala ni Jose para sa pagpunta niya sa Ehipto, bigla siyang lumakas. Sinabi ni Jacob, "Naniniwala na ako. Ang anak kong si Jose ay buhay pa. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay."